sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa inyo, Padre. Upang maging karapat, dapat tayo sa piging na banal. Halina tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matibasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo na may panatag ang kalooban sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan na nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay nyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, pangako ng po natin, lagi nating gunitain. Ulitin po natin. Pangako ng po natin, lagi nating gunitain. Buong puso siya yung pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa aming hinirang ang kapangyarihan niya'y tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng po natin, lagi nating gunitain.
Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggan tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng po natin, lagi nating gunitain. Alleluia! 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 Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na wala hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, at huwag kang mandadaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Guro, sabi ng lalaking, "Ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Naghiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka't ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bawat layunin ay inaabot. Ang bawat layunin
ay inaabot. Upang maabot ang isang layunin, kung minsan ay gumagamit tayo ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ang layunin na makapaglingkod sa ating kapwa-tao sa magitan ng kanilang pangailangang pisikal, material, panglipunan. Kung kaya't ang layunin na makapaglingkod sa ganitong ay nangangailangan ng tinatawag nating resources. Maaaring ang resources ay tangible, nahahawakan. Maaaring ang resources na ito ay nasa tao mismo. Maaaring ang resources na ito ay nasa kapaligiran. Yung resources ginagamit upang matamo ang layunin. Hindi nagpapailalim ang tao doon sa resources, manapa meron silang mga gamit, meron silang mga bagay na ito upang matamo ang layunin. Hindi nagpapailalim doon sa resources. Manapa yung resources ay ginagamit upang matamo ang layunin. Ganun din ang nais at layunin ng Panginoon na binigay sa atin ang mga bagay-bagay na nasa kamay natin, nasa kapaligiran natin, nasa lipunan natin. Ang layunin ay upang makamit. Kung kaya nga't maging sa ating pambungad ng panalangin, ganito ang sinasabi, Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Mas mataas yung layunin ng Diyos. Sa panahon ngayon, sinasabi po na napakaraming resources na ginagamit upang sa ngayon maging patibong sa mga mamboboto. Ang tanong, ito ba ang layunin talaga ng Diyos sa mga ating ipinangalaga sa atin? Mukhang hindi naman po. Sapagkat kung anuman ang tinataglay natin ay mula sa Diyos. At wasto, nararapat na gamitin ito sang-ayon sa plano ng Diyos. Maging maingat nawa po tayo upang sa gayon sa ating mga ginagamit, sa ating mga pananagutan, tunay na ito'y tumutukon. Ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin? Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos sa manlikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming niaalay. Mula sa lupa at bunga na aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob na itong aming niaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabanga at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin, sa magitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat bigay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo, pinapangasiwa sa sansinukod. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya ang kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng Espiritu, gawin banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipabunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang daganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Bispo, at ang lahat ng mga pari. Galahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, lalo na si Leonardo Mercado. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugud-lugud sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin na ang layunin ng Ama ang siyang umiral. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Ibahagi po ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, si Jesucristo, ang ating hantungan. Maapalad ang inanyayahan na dumulog sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
body and blood of Christ, give me safe eternal life. Dahil sa iyong kabutihan na sa akin iyong bigay, Diyos ko, aking aawitan ang iyong dakilang ngalan, poong kataas-taasan. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw na sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita na higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa parang espiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa parang espiritual ay matanggap kita, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at inialay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikahalok sa iyong buhay na hindi matapos. Iniluluhog namin ito sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa halalan 2022. Ama naming makapangyarihan, habang papalapit ang araw ng halalan, marapatin mo nawa na ito ay ganap namin mapaghandaan bilang isang Kristiyanong sambayanan. Biyayaan mo ang bawat Pilipino ng linaw ng isip at pagiging mapanuri sa pagkilatis sa mga naghahangad na maglingkod sa bayan. Isalang-alang nawa namin at bigyan ng pansin ang pangangailangan ng aming mga kababayan sa mga iluluklok naming liderato. Maihalal nawa namin ang mga mamumuno na magbubuklod sa bawat Pilipino, mga taong may integridad at tunay na malasakit para sa bayan. Bigyan mo rin ng inspirasyon ang lahat ng mga kumakandidato na maging mga pinunong tagapaglingkod ayon sa iyong huwaran. Unahin nawa nila ikabubuti ng mas nakararami. Manatili nawa silang kapanalig ng katotohanan. Gabayan mo rin ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong organisasyon at mga volunteers sa kanilang pagganap sa kanilang nakatalagang tungkulin. Manatili nawa silang ligtas sa ngalan ng isang malinis na halalan. Lagi nawa ang manaigandiwa ng paglilingkod sa bawat isa sa amin sa panahong ito ng paghahanda sa lalong ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Tulungan nawa kami ng panalangin ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria, aming ina, para sa mapayapang pagsasakatuparan ng aming mga minimiti. Amen. Maraming salamat sa ating commentator, ushers at collectors, sa ating lector, Eucharistic lay ministers, at sa ating kasamang pari, si Father Dex. Ang lahat ng ating tinataglay, nawa ito'y magwawakas sa layunin ng Diyos para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Kasama ni Father Dex, igagawad ang pagabasbas. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang hapag ng Panginoon ay naihain na dahil si Kristo sa sambayanan. Salamat sa Diyos.